Matthew 7:6, do not throw your pearls before swine. Huwag mag-aksaya ng mahalagang bagay sa hindi magpapahalaga dito. Ang ating pag-aaral, the other father, yung isa pang tatay. Lord, salamat po sa sandaling ito na kami ay maaaring lumapit sa inyo, magpalinis, magpabuong muli sa maraming mga pagkasira na nangyayari sa amin araw-araw. Salamat, maaari kaming lumapit upang kami ay magpatulong na bumangon, tumayo sa aming mga pagkakadapa, magpalinis sa aming mga karumihan. Panginoon, pagpalain niyo po kami ng inyong grasya, kabaitan, pagpapatawad, pagbubuong muli, at umihiling kami ng kaliwanagan ng isip. Maunawa namin ang mensahe niyo para sa amin at ito ay mailapat namin sa pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang siyang mangaral. Kayo ang maging tunay at kaisa-isang tagapangaral sa sandaling ito. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod. At nawa, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian, kaliwanagan, kapangyarihan at buhay maghari sa amin. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Lucas 15:11-24, ang walang kamatayang kwento ng amang ito na hindi maubus-ubusan ng leksyon para sa atin. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit napakisip-sipis niya ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa, hinatanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Alam natin ang kwentong ito at napakarami ng anggulo ang pinag-aaralan at napag-aralan natin. Subalit ngayon ay sisikapin natin hanapin ang isa pa. And let's discuss about the father. The original father in the story. The father who represents God, godly love, and all godly fathers and fatherly relationships. So this father gives. Ang lakas ng loob ng anak na bunsong hingin ng kanyang mana, ibinigay. At binigyan din niya yung anak na panganay na hindi naman humingi ng kanyang parte. So this father gives, palabigay, mapagbigay. He does not make this younger son work, but gives him everything he asked for. Hindi humingi ng kapalitang amang ito, hindi niya nirequire ang kanyang anak na bunsong magtrabaho, binigay niya ang hinihingi. This father forgives, as we have seen in the story. Nung bumalik yung anak, sinalubong, hinalikan, dinamitan, binigyan ng luwalhati, binigyan niya ng honor na dating pag-aari ng anak na yon, pero
itinapon na niya nung hiningi niya ang kanyang mana at inalis na niya ang karapatan sa kanyang sarili. In fact, this father is seen in the story as not even having needing to forgive. Ni hindi siya nagalit, kaya hindi niya kailangan magpatawad kasi ni hindi naman siya nagalit. At wala tayong mababakas ni isa mang pahimakas sa kwento na nagalit yung tatay. But what the father does is his father restores the returning son. Hindi pinagalitan, hindi sinumbatan, hindi siningil, hindi pinarusahan. He just restored the returning son. Yung tinanggal ng sana sandalyas dahil naibenta na niya, umuwi ang nakayapak. Yung tinanggal niyang singsing, naibenta na rin niya. Yung tinanggal niyang magagarang damit, naibenta na rin niya, nawala na. Lahat ibinalik ng ama. Ibig sabihin, ibinalik yung kanyang posisyon, yung dignity, yung respectability, at again, yung mana niya sa kung ano pa nang natitirang pwede pang manahin, anak siya, hindi nawala sa ama yon. Ang nawala lang sa paningin ng anak na nagkusang umalis sa piling ng kanyang ama. So this father restores, and very, very noticeably, this father gives streets. Nagbigay siya ng isang marangyang kainan, salo-salo. May mga feast, dancing, music. Yun pa ang isinalubong niya sa anak na ito. Siguro sa ibang magulang, bugbugang salubong sa iyo. Sermon, pagalit. Pero ito, binigyan pa niya ng piyesta ang kanyang anak. This is God represented in the story. This is the Father in the story. And every loving person, godly person who loves God's way, will do a father like this. Meanwhile, let's look at the other father na siya namang talagang focus ng kwento natin ngayon. Sino yung tatay na yun? Yung the employer. Diba mula sa poder ng kanyang ama, lumipat siya sa poder ng employer na may babuyan. Sa dinami-rami ng negosyo, baboy pa. Alam niya naman yung kwento, talagang malinaw na malinaw yung mga personification dyan, yung mga symbolism, yung mga metaphor. At nakita natin that the other father, the employer, makes him work hard but gives him nothing. The original father does not make the younger son work but gives him everything. But this other father makes him work hard but gives him nothing. Nagtatrabaho na nga siya sa babuyan, hindi siya pinapakain. Natutokso na nga siyang kainin yung pinagbalatan ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa baboy. Yung kaning baboy naman doon, hindi katulad ng kaning baboy dito na hindi mo na talaga makain. No? Yun ay mga bungang kahoy, mga root crops, vegetarian yung mga baboy nila. So, pero hindi pang tao yun. Normally, pang baboy yun. Pero sa gutom niya, gusto na niyang kainin. Pinagtatrabaho siya, inaalila siya, pinapagod siya, pero wala man lang pakain. This father, this other father, has many equivalents today. At yun ang topic natin. Marami mga tao, from their father or mother, lumilipat sa kung kani-kanino na ginagamit lang sila, pinapakinabangan lang sila, hindi naman sila inaaruga. Sadly, may mga ganyang pag-aasawa, ha? Mula sa mapagmahal na magulang, lilipat kung kaninong girlfriend o boyfriend na pinakasalan at sinamahan. Tapos, inaapi-api lang, kinakawakawawa lang. Nangyayari yan. Yan yung the other father. Yung bigay ka ng bigay, wala ka napapala. May ganun. His equivalents today are people who do not forgive but punish instead. Kabaligtan na ng original tatay. Instead of punishing, he forgave. But many people, instead of forgiving, you will punish you. Ganyan ba ang inyong kaibigan? Ganyan ba ang inyong boyfriend, girlfriend, asawa? Sino yun? Dapat ma-identify. There are people who are equivalents of that other father today. They do not restore when you fall, but inflict more damage. Nagkamali ka na nga, hindi ka patitigilan ng kasisisi, kakakantsaw. Na-damage ka na nga, dadagdagan pa nila yung damage sa'yo.
Needing-needy ka na nga, kawawa ka na nga, tatapakan ka pa, yoyorakan ka pa. Nagkamali ka na nga, ichichismis ka pa. Hindi ka binubuo, nagkalamat ka na nga, itutuloy ka nilang basag-basagin. May mga ganun mga tao. At pinag-aaralan natin ito para malaman natin kung sino yung mga tao na yun sa buhay natin. The other father. His equivalents today do not give treats like the father, the original one, but give threats instead. Sa halip na ikaw ay pakanin, pasayahin, malungkot ka na nga, dadagdagan pa yung lungkot mo. Down na down ka na nga, tatapakan ka pa. Ito yung mga other fathers. And sadly, sometimes this other father is none other than very narrow-minded, judgmental religiosity. Yung mga kapatiran tinatawag sa Panginoon, mga kasama mo sa church, and we don't mean any particular church, not this church, not any particular one, but in general, pumunta ka nga sa church dahil broken ka, tapos i-judge ka pa. Sumasali ka nga sa fellowship para mayroong magmahal sa'yo at mamahal ka, pero ititiwalag ka pa, kakamayang ka pa. Nagtatapat ka nga ng mga kahinaan mo para ka matulungan, ichichismis ka pa, i-judge ka pa, na lumala ka pa. There are people, by joining religions, jump from the frying pan to the fire. Mas lumalala ang buhay, mas sumisikip ang hininga, mas bumibigat ang dibdib, mas lumalala ang mga dalahin sa buhay, mas nahihirapan kesa sa lumuwag at guminhawa. Yan yung other father. Yung ang trato sa iyo, hindi tulad ng pagtrato ng Ama sa Langit as exemplified by the original father in the story, but exemplified by the other father. Pinaglilingkuran mo na, hindi ka man lamang pakainin, hindi ka man lang ginagantimpalaan, hindi ka man lamang pasalamatan, appreciatin, at may mga ganong relasyon. Mayroong fathers na ganitong type, puro kabig, puro get. May ganun ba tayong father sa buhay natin? Meron ba tayong kaibigan na puro kabig, puro get? Lalo na kung minsan yung romantic relationships, very abusive yung relationship. Aping-api ka na, kawawang-kawawa ka na, nagpapakawawa ka naman. Yung ganitong mga fathers, itinuturo sa atin ng kwento, dapat layuan. Dahil ano bang ginawa nitong anak na bunso? Napag-isip-isip niya, oo nga no, nagtatrabaho ko dito, hindi pagkain, hindi ako bigyan. Inaalila ako, hindi man lang ako pinipremyuhan. Kawawa lang ako dito. Etong gagawin ko, sabi niya ganun, aalis ako dito. Lalayo ako sa kanya. Lalayasan ko ang father na ito dahil inaalila ako at wala ako napapala. Pambalik na lang ako dun sa tunay kong ama, sa godly kind of love, at kahit hindi na ibalik sa akin yung dati kong prestige, dati kong position, at least kakain ako dun. At meron ganong klase mga relationship. Dapat magising ang tao. If you are in an abusive relationship, dapat mong layuan. Yun ang isa sa mga unsaid na lessons ng kwento. At meron din mga biological fathers na ganito. Although rare, pero meron. Sarili mong magulang, sarili mong ama, sarili mong ina, sarili mong lolo, lola, uncle o auntie, walang ginawa kundi hut-hutan ka. Alilain, kawawain, hingan, hindi ka naman bangko, withdraw ng withdraw. At least ang bangko, nag-deposit ka muna bago mag-withdraw. Pag ganyan, tapos ang nang-aabuso sa atin, permanent relations natin, well, hindi mo naman siguro kailangan layasan completely, itakwil, pero dapat matuto kang magtira sa sarili. Yung ahit na ahit ka, hindi mo pa kinikita, hinihingi na. Tatlong buwan ka lang naka-advance ang sweldo dahil hinihingan ka. Dapat ka magtira sa sarili. Dapat ka rin mag-isip kahit sarili mong dugo ang gumagawa niyan sa iyo.
In fact, lalo kang dapat mag-isip kasi sarili mong dugo, ginaganon ka. Yung sarili mong kamag-anak, relasyon na dapat nag-aalaga, nagmamahal, nagmamalasakit sa'yo, siya pa ang sumisip-sip ng dugo mo. Abay, dapat. Ikaw na ngayon ang maglagay ng hangganan, ng boundary. Bagamat, it is very nice and godly to continue to be helpful, pero dapat magtira sa sarili. Kasi pag ikaw naman ang kailangan, tutulungan ka ba nila? Meron din ganitong fathers na political, mga political fathers. Get and get sila. Wala silang ginagawa kundi pagsamantalahan yung mga anak nila, yung mga mamamayan. So ang dapat dyan, huwag iboto. Kung political fathers yan. Dapat sinusuri natin, sino bang iboboto ko? Kasi pag may posisyon na to, may kapangyarihan na to, gagamitin niya yun. And sometimes, gagamitin yun laban sa atin. Kaya, madala, matuto ka. Ngayon, meron din mga corporate fathers na ganyan. Employers. Managers. Supervisors. Kung sino-sino pa. Kung napapansin mo, na sa pinapasukan mo o pinagtatrabahuhan, ang kinikita mo, ang benepisyo mo ay halos kulang at sumapat man ay sapat na sapat lang para ka mabuhay, makakain ng konti, makapagpahinga ng konti para bukas may lakas ka na naman na uubusin na naman niya. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, tumatanda ka, nauubos ang kabataan mo at ang iyong lakas, wala ka na iipon, wala ka na bibili, patagal ng patagal, dadami ng dadami yung mga sakit. Wala ka talagang kinikitang sapat, aba, dapat huwag pasukan yung ganyan trabaho. Huwag pag-ubusan ng buhay. Makahalata ka na kahit 3,000 taong kang masukan dyan, hindi ka makakabili kahit bahay na Tupperware. Makahalata ka sa ginagawa mong hanap buhay at pakikisama, pamamasukan, na pinapakain ka lang para bukas, maalila ka niya uli, may lakas ka na naman. Pero walang natitira sa'yo. Wala ka man lang nakakain, masarap. Hindi ka man lang makabili ng payong na cash. Laging 12 months to pay. Tapos, 5-6 pa. So, bayad ka na naman ng interest. Sip-sip na ang dugo mo. Palubog ka ng palubog. Pag ganun ang buhay, dapat ka makahalata. Kasi pag bata ka, hindi mo masyado nahahalata yun eh. Kasi kinabukasan, malakas ka na naman kahit makatulog ka lang ng 6 hours o 5. No? Pero pag 35 ka na, 40, nakakaramdam-ramdam ka na. At pag 50, 55, ramdam na ramdam mo na. Pero too late. In many people's cases, but not in all cases, to make another career. Kaya dapat gumising ka maruha agad. Huwag mong tagalan. Kahit sa boyfriend mo, girlfriend mo, nakakahalata ka, ano ba naman ito? Lagi na lang akong gumagastos. Lagi na lang akong taya. Makahalata ka. Girlfriend ka pa lang, ganyan na. Eh, paano pag naging asawa ka pa? Sabi, teka ah, dapat akong lumayo-layo. Ito ang lesson ng bunsong anak. Umalis siya kasi wala siyang napapala. Eh kung parang mga ugat na ng balite ang leg mo, doon ka pa matatauhan, baka wala nang ilawang makagusto sa'yo. Dapat maaga. Makahalata ka. Ang araw ay nakikilala sa umaga. Sa simula pa lang, malalaman mo kung saan patungo ang relasyon. Abusive ito, kawawa ako, dapat ako matauhan. Merong mga ganyang personal fathers. Ano man yon, kaibigan man yon, kabarkada man yon, di ka nakakahalata, lagi na lamang ikaw, ng ikaw ang nagpapasensya, ikaw ng ikaw ang nagbibigay, dapat layuan. That is the subliminal message of the story. Yung malalim na message na dapat hukayin mo beyond yung mababaw lang na message. The other father in the story is worthless. Hindi sulit paglingkuran. Hindi sulit pagtapatan. Hindi sulit to stay with. At merong ganyang relatives, friends, and companions. Dapat suriin.
Proverbs 18:24, one who has unreliable friends soon comes to ruin. And exchange other words with friends. One who has unreliable relatives, unreliable relationships, unreliable romantic relationships, they soon come to ruin. So kung kaya mong iwasan at layuan, layuan. Pero kung hindi na maiwasan, hindi malalayuan, magtira ka sa sarili. Do not work for people who give you nothing. Yun ang message ng kwento ni Jesus. Hindi niya sabi magpaalipin ka, magpaapi ka kasi ganyan ang gusto ng Ama sa langit. No. The stories of Jesus are very, very liberating from abuse. Halimbawa, yung another kwento ni Jesus na yung big-time character representing God, nagbigay sa kanyang tauhan number one ng puhunan na malaki, tauhan number two ng medium-sized puhunan, at tauhan number three na small puhunan, binalikan niya matapos ang reasonable time. Yung malaking puhunan, lumaki, na doble, kumita. Yung medium-sized na puhunan, na doble din, kumita. At yung maliit na binigay niya, hindi kumita kasi hindi in-invest noong pinagtiwalaan niya. Inilubog lang sa lupa. At nung bumalik siya, eto, isinosoli na kung binigay niya noon ay 1,000. 1,000 din yung binabalik. Walang kinita. Lumipas ang panahon. Kwento na naman ito ni Jesus. Sabi niya sa Matthew 25, 26 to 29, sumagot ang kanyang Panginoon doon sa alipin na hindi namuhunan, hindi kumita yung binigay. Masama at tamad na lingkod. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ang linaw, kwento ni Jesus ito ha. Hindi niya gusto na bigay ka ng bigay sa wala kang napapala. Hindi niya gusto na mag-i-invest ka doon sa hindi tumutubo ang investment. Kaya yung mga hindi ka rapat dapat bigyan, kahit konting-konti na lang ang ibinigay, binabawi pa. At yung karapat-dapat, masipag, nagsusukli, nagbabalik ng tubo sa ibinibigay mo, kahit ang dami-dami nang nasa kanya, dadagdagan pa. Kaya totoo yun, merong mayamang lalong yumayaman at may mahirap na lalong humihirap. Hindi lahat dahil sila'y pabaya. Meron dapat silang pag-aralan kung bakit hindi naman sila pabaya ay humihirap pa rin sila. That's another story. Pero ang pinag-uusapan dito, yung pabaya kasi. Hindi tinotolerate ni Jesus yung ganun. Hindi niya sinasabi na, uy, kawawa naman yung kapatid mo. Nakakapitong semestre pa lang naman sa first year. So, bigyan mo pa, bigyan mo pa. No, ang sasabihin ni Jesus, bawian mo na yan. Over na. 7 sems. Nakaka-5 units pa lang na na-earn. Bawian na yan. Hindi ka dapat bigay ng bigay ng tubig sa isang balding butas kasi matatapon lang. Sayang ang tubig. So, yun ating opening verse, Matthew 7:6. Do not give pearls to swine. Do not throw your pearls before swine. Maraming meanings yun. Huwag kang magbigay ng mataas na karunungan sa mga napakababa ng IQ. Sayang. Huwag kang magbigay ng profound spiritual teaching sa mga close-minded. Mamasamain nila yun. Ikaw pa ngayon itong heretic. Ikaw pa yung masama. At huwag kang bigay ng pera sa nag-aaksayan nito. Huwag kang magbigay ng panahon mo, ng buhay mo sa taong sinasayang ang panahon mo. Midday kayo, 7 o'clock a.m. dadating, 7 o'clock p.m. Tapos gusto, isang halik lang sa tenga mo, happy ka na uli. Ano ka, uto-uto? Sinayang ang oras mo. So bakit ka makikipag-usap, makikipag-date sa nag-aaksayan ng oras mo? Huwag mong sayangin. Kasi sandali ka lang mabuhay sa mundo, sinayang mo pa. Anong sabi sa Bible? Life is 70 years. Or if you're healthy, 80. Minsan, lumalampas ka ng konti. Minsan naman, hindi ka pa nagsis-70. You don't know. And because you don't know, huwag sayangin. Lasapin ang lahat ng dapat sa lasapin. Itanim ang lahat ng dapat itanim para anihin ang lahat ng pwedeng anihin. Sabi ni Solomon, make the most out of life. You don't know what a day will bring. Sayang.
So do not make people work for you when they do not produce anything. Employers, may mga empleyado kayo, hindi nagpo-produce, galing sa teaching ni Jesus yan. Sibak, dapat. Pag ilang beses mo nabigyan ng chance, talagang wala. Dapat, huwag na. Sayang. May ikwento na naman si Jesus. Pumunta sa garden yung may-ari. Sabi niya doon sa gardener, bakit ang punong ito, ang tagal-tagal na hindi namumunga, putulin na yan, sayang ang taba ng lupa, sinisipsip ng halamang walang bunga. Sabi naman ng gardener, bigyan niyo pa po ng konting panahon, lalagyan ko ng fertilizer, huhukayin ko yung paligid para mahangin na ng mga ugat, at pagbalik niyo at wala pa rin bunga, puputulin na po natin. Kwento na naman ni Jesus yun. Hindi tayo tinuturoan ni Jesus na magpauto, magpakawawa, at magsayang. Dapat ang itinatanim may ani. Pag ayaw kumani, tigilan ang katatanim. Do not invest in people who give you no income or no interest. Ang tunay na Jesus-based Christianity, productive, based on very outstanding work ethic, hindi sa pagkukonsinte ng walang hanggang katamaran, hindi sa walang hanggang pagtitiis ng walang nahihita o napapala. So, if you're able to identify this type of other father in your life, stay away from people who abuse, maltreat, disrespect, and deprive you. Lalo sa romantic relations, pag kailangan nyo pa siyang habulin para abutan, hindi yun worth your time. Dapat, hindi mo siya hinahabol, lumalapit sa'yo. Pero kaya lang nandyan kasi hinagisa mo ng lambat, tinalian mo ng lubid, ikinadena mo, pero oras na makawala, tatakbo, it's not worth it. Anong gagawin mo sa love life mo? Bantay ka ng bantay? Kung kailangan mong bantayan, pakawalan mo, hayaan mo siya, hindi yun worth your time. Dapat pareho kayo nagbabantay sa isa't isa, nag-aalaga. Pero ikaw lang alaga ng alaga, bakit? Para kang kumukuha ng batong ipupokpok sa ulo mo. So, magpakatalino. Stay away from people who do not care for you. Kanino ka kaya dapat lumaya? Bakit ka ipinadala ng Panginoon ngayon dito para marinig ito? Kanino ka dapat lumayo? Kanino ka dapat tumigil magpaalipin for nothing? O baka baligtad, could you be that other father? Baka meron sa atin na tayo yung pinaglilingkuran, hindi ba lang natin bigyan ng gantimpala? Minamahal, hindi ba lang natin kalingain? Bigay ng bigay, hindi ba lang natin suklian? Lesson din yan para sa atin. Kasi ang lesson sa storya ni Jesus, yung ganyan mga tao, nilalayasan. Matuto tayo. Could you be getting everything from people and giving them nothing in return? You know, in relationships, some people give and forgive, like the original father. But some people are like the other father. They get and forget. Alin tayo dun? O biktima ba tayo ng mga yon o beneficiary tayo? Pag-isipan. Walang aksidente sa Diyos. Jesus wants you free. So think about these things. Review your spirituality. God wants you happy. God wants you free, productive, fruitful, joyful. Dear Lord, teach us. Ano ang lesson para sa amin sa kwentong ito? Nagsasayang ba kami ng lakas, oras, sa mga bagay na hindi naman namumunga? O baka naman kami ang nagsasamantala sa mga pagtingin, pagtulong, pagmamahal ng iba na hindi man lang namin sinusuklian? Suriin niyo po kami. Turuan. And may we be better persons, more intelligent, wiser, because of your stories, O Lord. Because of the Bible and because of Jesus. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating mga buhay, sumandali.